So mga kamatis, mga kaibigan, ni-reverse na po ni Phoebus yung ni-reverse niya nung isang araw. So bumalik tayo dun sa status ko. So ang panalo talaga ay si Mot. And congratulations kay Mot dahil doon. So eto po yung post niya. And siguro basahin na lang natin ng konti dito. Sabi niya dito, si Mot Tomas ang mag-a-advance sa round 2. Matulog na tayo guys, tao lang, napapagod din. And meron din siyang mga ibang sinabi rito na sa tingin ko important na malaman natin. Sabi niya dito, basta bukas with signature ni Mot Tomas at Jomar Black na nag-usap na kami. So, magkakaroon ng contract signing kung sino yung nanalo and acceptance kung sino yung natalo. It's just for legality purposes din. Papaayos lang namin ang memorandum of agreement or yung MOA. Okay na naman lahat. Nag-umpisa pa lang kasi tayo learning experience. Yun, at least may... Sabi niya rin dito sa comment section, magkakaroon daw ng MOA or memorandum of agreement. Siguro it's for legality purposes na ang nanalo talaga ay si Mot. And both parties would have to agree with it. Okay, so... And umamin din naman siya dito na meron siyang pagkakamali kasi nga nag-uumpisa pa lang and high stakes battle ito and learning experience. Palakpakan tayo dito. Okay, pasensya na kayong lahat. Di na mauulit. And you know, I would accept this apology. Pero siguro the best thing that we can learn from here is that yung usage of power natin. Kasi nga yung veto power niya was siguro nadala na rin ng crowd. Di ba nga sinabi ko, nagkaroon niya ng bandwagon effect. Kaya nakibandwagon siya doon sa sentimento ng maraming crowd na nandun. And na-supersede yung authority niya to be objective. Kasi end of the day, si Mr. Phoebus ay magaling na negosyante at hindi isang ekspertong rapper or isang matatas na pantas pagdating sa pagsulat or pagkatha ng mga obra. Like you and me, si Mr. Phoebus ay may appreciation dun sa rap scene pero hindi siya expert para intindihin ng mabuti etong mga ganitong klaseng battle. Of course, lahat tayo, karamihan sa inyo, according to the data that I collected, out of 5,300 votes, 74% of you guys think na si Mot yung nanalo. Ayan. Hindi ko naman inimbento yan, kayo ang kumlik niyan and hindi ko kayo pinwersa to vote for anyone. Actually, iniba ko nga yung order. Nung isang araw, si Mot yung nasa taas at si J Black yung nasa baba. Pero nung lumabas na yung video, iba na yung naging sentimiento ng mga tao na ang nanalo ay si Mot at hindi si J Black. According to you guys. And dito kasi mapuprove talaga yung bandwagon effect kay Mr. Phoebus. And yung objectivity ng mga judges to look past dun sa ingay ng crowd. So, yung mga ibang judges dun sa tatlo, dun sa lima, thought of giving it sa doon kay Mot. Kasi nga, minus the ingay ng crowd. And siguro, Mr. Phoebus, ang suggest ko na rin is dagdagan mo yung judges para mas malawak yung perspective nila. Kasi sa tingin ko, sa mga ganitong ka-high stakes na battle, mas marami talaga kung mas maraming ekspertong titingin doon sa battle na yun. Like yung ginagawa ni sa Flip Top, di ba? Pagka isa buhay tournament, pito yung judges. Sorry to say kasi best practices na talaga yung mas maraming judges pag ganitong high stakes battle. Nakita naman natin na madalang magkaroon ng mga ng insidente or ng mga biases pag marami talaga yung nagja-judge. So ayun nga, so sana yun yung gawin ni Phoebus. Wala namang masamang kumopya ng tama. Huwag mo lang kukopyahin yung mali. Ang kulit din ni Badang eh. Nandun sa Gedli, nagsisisigaw ng luto eh. Nakakatawa din eh. Siguro ito yung nail on the coffin nitong issue na to kasi mismong si J Black na rin ang nag-admit na natalo siya after watching the video. And gusto ko lang i-highlight dito yung ibang mga sinabi niya katulad nito, talo daw siya, ayan. And yung according to him as well, and narinig ko, pagka nanood kasi kayo ng battle rap sa live, iba talaga yung atmosphere kesa pag nanonood ka lang sa internet. Yun yung sinabi rin ni Balakid sa akin sa interview. Mas maganda siguro balikan yung interview namin para
marinig nyo lahat ng puntos na sinabi niya. Kasi meron din siyang issue na siguro mamayang hapon i-cover natin yon. Pero ang gusto ko lang sanang, kumbaga ito na yung nail on the coffin nitong drama na to, na mismong yung tao na involved doon is hindi niya rin kayang sabihin na panalo siya. And sinabi niya rin dito, naging iyakin at unprofessional ko nung battle na to. Aminado ako sa mali nun para naging newbie ulit, lol. Yun nga eh, sa tingin ko lang, mas nangibabaw kasi yung crowd noon. Talagang merong effect yun eh, yung bandwagon effect na yun eh. Pero sinasabi niya rin naman dito na wag daw sisihin yung crowd. Hindi naman talaga nila kasalanan yun kung sinusuportahan nila yung idolo nila. Pero ang sinasabi ko lang talaga, as much as judging is subjective, kasi nga battle rap is a subjective art form, mas maganda din siguro kung may kriteriyang sinusundan yung bawat hurado na boboto. Okay. Sila nung natapos ang event, di talaga ako nagpasalamat sa mga congratulate sa akin. Kasi di na rin ako sure kung sa akin yun. Ayun na nga. Siguro nasa moment ako na F na nagwala pa nga. Pero pag uwi ko, nag-isip ako, naghintay din ako ng video para makapag-decide at kung makakaabante ako talaga sa second round. At hindi ako karapat dapat. Ayun nga. Sana maintindihan ako ng PSP at ni Boss P at ni Mot sa desisyon kong ito. Halata naman ang rason kung bakit ako sumali dito. Pero ang daming na ituro sa akin na experience nito. Very good. Palakpakan tayo. Ayun. So, puntahan niyo na lang yung page niya tapos basahin niya. And I think this is the nail on the head dito sa drama na ito in relation to Mot versus Jay Black. Siguro yung mga live na lang natin is just to watch and be entertained. Kasi end of the day, minus the drama, napaka-entertaining nitong battle na to. Pareha silang magaling and dikit na dikit talaga. Ayun, kailangan kong gawin to para sa ikapa na napapanatag ng kaluluwa ko. Closure kumbaga, palakpakan ulit. Very good. Guys, gusto ko mag-provide para sa fam ko pero di ako ganun kadesperado para kunin yung hindi naman akin. Yun, good. Napaka-drama na lang battle na to. Na kumukorni na, hayaan nyo na lang matapos, salamat. Yes, of course. I agree with you, boss. Pero ako, syempre, I think I have to cover yung nangyari kay Balakid at saka kay Price Tag. And ano lang naman, magiging neutral naman ako dun. Wala akong kakampihan dun. Dahil sabi nga sa kanta, gumit na ka at huwag kumante. Kumampe, hindi kumante. Pag kumante, di gigidulo yun. Pero siguro maganda tong huling bars ni Jay Black. Ang problema ko ngayon, nagastos ko na yung 50,000 na bonus. Boss P, paano yun? Sa'yo na yun, tol. Deserve mo yun kasi yung sa dramang pinagdaanan mo. Alright, sige. So, yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Ako, gusto ko ulit manood ng battle rap ng live. Kaso nga lang talaga, I'm really having a hard time finding time doon. But then again, congratulations pa rin kay Mot at saka kay Jay Black. Kay Boss P kasi he accepted his mistake. And of course, sa lahat sa atin dahil nakapanood tayo ng magandang battle rap. Yun lang naman yung sa akin for today, mga lods. Gege.